Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City. Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Good news para sa mga motorista dahil magkakaroon ng malawakang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Simula alas 6 ng umaga bukas July 12, ang mga kumpanya ng Pilipinas Shell, Clean Fuel, Petrogas at Sea Oil ay magkakaroon ng tapyas na 6 pesos and 10 centavos sa kada litro ng diesel, habang 5 pesos and 70 centavos naman sa kada litro ng gasolina at nasa 6 pesos and 30 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Ang big time oil price rollback ay bunsod ng pagbaba ng demand sa bansang China dahil sa lockdown sa Shanghai at pagbaba ng cost of import ng mga produktong petrolyo. Aabot sa mahigit 1 milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps ang target maialis sa listahan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon kay DSWD Secretary Erwin Tulfo, 3 o 4 linggo lang ang kanilang target upang matapos ang final master list ng mga magiging benepisyaryo ng naturang programa ng pamahalaan upang maibigay anya ito sa mas nangangailangan o nasa waiting list. Dagdag pa ng kalihim na ang karamihan sa mga benepisyaryo ng 4Ps ay pinangsusugal lamang ang mga nakukuhang pera mula sa pamahalaan. Kaya naman dapat itong i-revalidate upang maialis sa naturang listahan ang mga ganitong uri ng beneficiary. Maglalabas ang kagawaran ng amnesty call sa mga maiuulat na unqualified beneficiaries upang isauli ang kanilang mga account sa DSWD sa loob lamang ng 30 to 60 days. Kapag hindi ito naibalik ay maaarap sa kaso ang isang beneficiaryo. Inihihirit ni Asosasyon ng Panaderong Pilipino Director Princess Lunar ang 2 pisong dagdag presyo sa pandesal dahil sa pagtaas ng presyo ng sangkap nito. Una nilang hinihiling na maging 8 hanggang 10 pesos bawat pandesal na ibinaba sa 4 pesos dahil sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Ayon kay Lunar, nililitan na lamang ng ilang panaderya ang ginagawa nitong pandesal sa halip na magtaas ng presyo. Umaapila ang grupo sa Department of Trade and Industry na ipaliwanag na kailangan ang dagdag presyo upang mapanatili ang kalidad ng tinapay at mapigilang magsara ang mga panaderya. Patay ang 6 katao habang nasa 30 ang pinaniniwalaang natrap makaraang bombay ng Russian forces ang isang apartment building sa Donetsk region sa Ukraine. Kinumpirma ni Governor Pavlo Kirilenko na nangyari ang pambobomba Sabado ng gabi sa 5 palapag na gusali sa bayan ng Kasivyar. 5 katao ang kumpirmadong sugatan habang hindi bababa sa 30 residente ang inahanap pa rin at pinangangambahang natrap sa loob ng gumuhong gusali. Para sa Kidlat News Update, AJ Ignacio nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita. Music.